Hello, Water Signs! Welcome to Laika Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Water Signs? Ayan, sa wakas pinakita na. Teka lang ha, 5 na kaya ito. Ay, kulang eh. Isa lang kunin natin. Masakit sa akin na mas happy ka sa kanya. Hindi ko alam kung tuwid yung pagkakalagay ko ng card. Basta ganyan na yan, guys. Pero, nag-iisip pa rin tong person na to, no? May posibilidad na ipakita rin kung ano yung nasa isip mo kasi connected ka sa person mo. Ayan, ito yung next na message niya. Malaya ka na, hindi kaya ikaw yung nagsasabi nito. Till death do us part. Hala, hanggang kamatayan daw. Dito ko na lang sa gitna ilagay. Yan. Dalawang cards na lang. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, buti pinakita agad. May pag-asa ba ako sa iyo? Ayan, ito na yung last. Gusto ko ang relasyon natin dati. Noong tayong dalawa pa lang, miss ko yun. Connected lahat ng message eh. May pinatutungkulan talaga eh. Kahit na inayawan mo na itong person na to, hindi ka pa rin niya makalimutan. Alamin naman natin, gamit ang tarot cards, kung ano ang malakas na energy ngayon para sa mga water signs. Ano yung next na mangyayari at saka ano yung magiging outcome. Lahat ng cards na ito ay naka-upright. Kukuha ako ng konti lang para i-reverse, para mabalanse yung reading natin. Chine-check ko lang kung lahat ba naka-upright. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan guys, binaligtad ko na, konti lang naman. Angels and guides, please guide us. Ano ang energy ngayon para sa mga water signs? Seven of Cups, the Hierophant in reverse, the Hermit. Sa mga cards na to, napakaklaro na ang ilang water signs ay marami kang pangarap. Kaya lang, ginagawang pangarap mo lang, hindi mo kayang tuparin. Halimbawa, gusto mo na mag-diet, pero hindi mo magawa bukas ng bukas. O kaya, seseryosohin mo na yung relasyon. Hindi mo nalulokohin yung person mo, pero nagagawa mo pa rin nalokohin siya. Kumbaga, kulang sa patience. At saka, yung bang hindi mo ginagawang makatotohanan yung mga pinapangako mo sa sarili mo. Or sinasabi. Pero ang advice ng mga cards, hindi naman yan biglaan eh. Unti-unti yan na pwede mong makontrol yung sarili mo sa kung ano yung mga bagay na nahihirapan kang makontrol.
Sa career naman, ang advice ng mga cards ay, yung bang, dapat alam mo kung ano yung tingin mong kaya mo. At saka, gawin mo itong makatotohanan. Kasi ang ilan sa inyo, maraming oportunidad na dumarating sa iyo, pero hindi mo ito mapagsasabay-sabay. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kailangan mamamanage mo yung oras mo. At sa mga gusto magpalit ng career, kailangan tingnan mo muna yung bawat anggulo ng sitwasyon mo bago mo ito pagdesisyonan. Single ka man or nasa relationship, gusto mo ng pagbabago sa buhay mo or sa pagkakaroon ng relasyon. Sa mga single naman, kung maraming person na nagkaka-interes sa'yo, maging honest ka sa sarili mo at saka sa ibang potential person. Sa kung sino talaga yung gusto mong makarelasyon. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng problema sa relasyon. At dalawa ang card na nagsasabi na ito. Na yung bang nawawala yung spark or excitement sa relasyon. At ang advice ng mga cards ay kailangan mag-effort ikaw o kaya kayong dalawa ng person mo para maibalik yung sigla ng relasyon. Hindi kasi pwede guys Dani. Busy lang kayo sa pang-araw-araw nyo, sa trabaho. Kailangan meron kayong inaabangan sa bawat buwan na gagawin. Kung magde-date o mag-outing. Kung ano lang na para maiba naman. Lalo na kung healthy pa kayo ng person mo. Yung bang nakakagala pa. Alamin muna natin kung ano yung advice ng mystical card. Ang card ay Butterfly Metamorphosis. You may be experiencing many changes and even feel like you're transforming into a whole new person. A process that is not always pretty or comfortable. Ang iba pang meaning ng card na ito ay change for the better. At saka, ito na yung oportunidad mo para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. At saka, ang pagbabago ay hindi naman kailangan madaliin. Nasa proseso ito. Connected pa rin, di ba? Ang ilang single naman ay nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Kahit na bumalik pa yung past person mo. Kasi iba na yung priority mo sa ngayon. At saka para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag niyong i-push yung sarili niyo or yung relasyon na kailangan ng pagbabago. Kasi guys, may posibilidad na ito yung maging dahilan ba na matapos yung relasyon niyo. Ito naman yung next na mangyayari. Yung Nine of Wands, Three of Cups in Reverse. Ito na lang yung una kong nakita yung kukunin ko guys. Two of Pentacles. Sa mga cards na ito, guys, nakatatlong cards kani sa dishonesty. Kumbaga, nagtutuloy-tuloy lang yung reading natin. At ang advice ng mga cards, kailangan ng self-control, lalo na kung hindi mo to kayang panindigan. At ang ilan naman sa inyo, nasa sitwasyon na yung bang hindi naman third party, pero meron kang problema na nahihirapan kang takasan. At saka ang ilan sa inyo, dahil sa sitwasyon na kinakaharap mo, nawawala na rin yung balance, yung oras mo para sa person mo or partner. Sa financial, ang advice ng mga cards, kailangan alam mo kung ano yung mga ginagastos mo. Kailangan ng tamang pagmamanage. Para nakakaya mong balansehin yung mga bayarin at saka yung mga pangangailangan mo or ng family. Maganda yung takbo ng karir mo at saka yung pasok ng financial. Kaya lang nasasayang. Dahil nga sa walang tamang pagmamanage. Tatlong cards na ito yung nagsasabi.
At kung may problem ka man sa financial ay mareresolbahan din ito. Lalo na't ang ilan sa inyo ay talagang maparaan pagdating sa career at financial. Sa relationship, ang ilan sa inyo talagang pinoprotektahan mo yung relasyon nyo ng person mo sa third party. At ang ilang single naman, kahit marami kang karibal sa potential person na nagugustuhan mo, ay pinagpapatuloy mo pa rin yung pagkakaroon ng interes sa potential person. Medyo matagal bago makuha mo yung sagot niya. Kaya pagpatuloy mo lang yung magandang hangarin mo doon sa potential person. Kasi meron itong magandang resulta. Ang ilang single ay may pagkamahiyain. Kaya ang advice ng mga cards ay matutong maki-socialize. Hindi naman kailangan maghanap ng karelasyon kung hindi ka pa ready, lalo na sa ilang single. Alamin muna natin ang message ng mystical card. Angels and guides, ayan, please guide us. Thank you. Community. As the saying goes, teamwork makes the dream work. Bees work toward what is best for the collective at all times. Working together in harmony, each member of the group acting in the interest of the whole. Ang isa pa sa meaning ng card na ito ay makakatulong din yung pagkakaroon ng teamwork or collaboration sa kapwa. Kasi marirefresh yung isip mo, makakapag-relax ka kasi iba-iba yung nakakausap mo. Na kahit hindi mo sabihin yung problema mo, nagtutuloy-tuloy ka sa buhay, na-achieve mo yung goals mo. Ewan ko kung nasabi ko na ito guys, pero kasalanan mo man o hindi, i-priority mo yung relationship mo. Kasi isa sa inyo ng person mo yung medyo mahina. Yung bang kapag hindi na napansin, akala hindi na mahal. At saka kapag namroblema, tas hindi mo siya nabigyan ng atensyon, nagtatampo. At kumukuha ng atensyon sa iba, imbis na sa iyo. Kaya talagang bigyan mo ng time yung relasyon nyo ng person mo. Ano man yung mangyari, siya yung unahin mo. At tama yung ginagawa mo na pinoprotektahan ang relasyon. Ito naman yung mga cards para sa outcome. The Empress in Reverse, Knight of Wands, at Page of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo, yung bang feeling mo may kakulangan sa buhay mo at hindi mo alam kung ano ito. At saka guys, sa mga cards na ito, ano man ang sitwasyon mo ay merong success at solution sa mga sitwasyon na kinakaharap. Ang ilan sa inyo sa health ay good health, pero ang ilan may mga minor problems. Kaya kapag ka nakaramdam ka na ng sign sa katawan mo, huwag mo itong baliwalain. At saka kung magkaroon ka man na sakit, di ba minor nga lang, mabilis yung improvement at saka recovery. At saka guys, naka-apat na card ka na para sa betrayal. Na ang ibig sabihin, kapag ka nakutubang ka na, ibig sabihin yun na yun. Na kailangan mong mag-ingat. At kailangan umaksyon para hindi mo to pagsisihan. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan tanungin mo din yung sarili mo kung itong relasyon ba na ito ay dapat bang ipinaglalaban or i-let go na lang. At saka ang ilan sa inyo, hindi lang naman betrayal ang problema sa relasyon, iba-iba. At kung tingin mo na ito na yung tamang panahon para tapusin ito, kailangan mo magdesisyon. Kaya pala sa puting cards, yung person nagsisisi na kasi mukhang iniwan mo na to eh. Or balak mo nang iwan, mukhang nakakaramdam na yung person. At kung gusto sa relasyon na manatili ito, kailangan maging determinado at committed sa mga kailangan pagbabago at kailangan sa relasyon para hindi ito magtatapos agad. Pero ang ilan sa inyo na nakipag-iwalay na sa
person, mas mukhang naging maganda pa yung itsura mo. Yung aura mo ba, mas naging positibo at hindi na stressful. Ang ilang single naman ay makakatanggap ng romantic message mula sa admirer. At itong potential person na ito ay attractive. Magugustuhan mo din siya. Ay, teka lang. Oh, nakadalawang card ka na para sa message. Messages. An encounter with a feather is the equivalent of a divine special delivery. Ang iba pang meaning ng card na ito, may person na gustong makipag-communicate sa iyo. Maybe nakakausap mo na siya. Tumatawag siya o kaya nagte-text or email sa iyo. Hanggang dito, mahabol pa rin yung person na ito. Kumbaga, hindi pa rin siya nawawala ng chance para sa relationship nyo kahit na tinapos mo man ito or tatapusin mo pa lang. Ang ilan naman sa inyo na single, may potential person na gustong makilala ka ng lubusan. Katrabaho mo ito or pareho kayo ng school or lugar na tinitirahan. Itong person na to ay prangka at saka determinado at gusto niya malaman kung okay ba siya sa iyo. Pero binanggit na sa personalized cards, 'di ba? Kung meron bang pag-asa. Itong person na ito ay masipag, lahat gagawin niya para lang kapag nagka-relasyon kayo ay maging happy. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Two, 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 two. Find balance. Reminder of karma. Have faith in the universe. Two, two, two. You may have to make a choice. Two ideas, place or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. One seven, one seven. This number is part of your spiritual strength.